Welcome back sa akin channel, Reg TV. At bago tayo mag-start, ano kung hindi pa nagagawa, baka naman. Please subscribe, like, at mag-comment. So ayan, so reaction time pa rin tayo mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin kasi maraming kumukuda ngayon. Okay. Alright, so yung pag-uusapan natin dalawang bagay lang. No? Una yung SIM card registration law. Ayan, yung batas na, no? Pinirmahan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. At itong si Sandro Marcos, trending ngayon eh. Okay. Sa kanyang interview, okay, pag-usapan natin yan. Ano ba? Tama ba siya? Mali ba siya? Sige. Ano natin? Pag-usapan natin yan. Discuss natin yan. Kasi yun ang mga kinukuda ngayon ng piklawan. Okay. So, yan. So, unahin muna natin to kay Sandro lang. Okay. Maiksi lang itong video na to. Tama ba si Sandro na mahina ang piso? Hindi naman mahina ang piso. Lumakas kasi ang dolyar. Yun ang sabi niya, ano? If you look at, I assume, you know, you've already watched the video. Sinabi niya, ano, na kaya hindi naman mahina ang piso. Lumakas lang talaga ang dolyar. Diba? So, sa akin nung palagay, ano, binasak ako kasi guru mga kabayan, ano, at hinig din ako mag-aaral. Kaya to paano po, meron po konting knowledge, ano, sa economics. Okay. At paborito ko rin topic yan, ano? Tama ba siya? Mali ba siya? Tama po siya, mga kababayan, sa sinabi niya. Eh, ito na lang, ano? Challenge ko sa inyo, kayo mga pinklawan dyan, ano, na nagtatawa, tumatawa, sabihin ninyo, ganto si Sandro, yung school ni Sandro sa economics sa London, etong, magnanakaw, ganun na sila eh, ano? Tama po si Sandro, mga kababayan. So, ano patunay na tama siya? Ito na lang eh. Sige, paano niyo ipapaliwanag? Ang pagbaba rin ng halaga ng British pound, ng euro, won, yen, tsaka itong mga currencies sa ibang Australia. Yan, Australian dollars, Singapore dollars. Humihina. Hindi ba humihina, ano, bumababa yung halaga. But doesn't mean that their economy is in trouble. Ganun yun. Oo. Yun na lang simple explanation dyan eh. Hindi lang ho tayo apektado. Okay, bakit? Malakas kasi yung dollar ngayon. Babayan. Malakas. And ako, sigurado ako yung mga bilyonaryo dito. Sigurado ko naglagay yan ng mga dolyar sa US. Kasi nagtaas ho ng interest rates yung US Federal Reserves. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, mamagnetin niya lahat. Ganun po nangyayari sa US. Kasi nga, ang US, bagsak din. Bumagsak talaga sila, no? Ekonomiya nila, bumagsak. At ang isa sa mga kumbaga ginawa nila para ma-mitigate yan at makabawi is yung itaas yung kanilang interest rates. Ngayon, pag ginawa nila yon, mas makakaakit kasi sila ng mga investors. Bawa, ano, yung mga simpleng ano lang, may dolyar dito sa Pilipinas, yung bawa. Siguro, yeah, meron kang kamag-anak sa States, medyo mayamang ka, maglalagay ka ng dolyar doon eh. Mag-i-invest ka. Kasi mataas yung interest rates eh. Yung malaking tutubuin ng pera mo pag ganun. I'm pretty sure, sabi ko nga sa inyo, yung mga bilyonaryo, talagang lagak sila ng lagak ng pera sa US. Ayan. Isa lang ho sa mga factors yon. Tama din si Sandro. Nagbigay pa siya ng ibang factors gaya ng gera sa Ukraine. COVID, of course. Isa rin sa factor yan kung bakit ang... bumaba ang halaga ng mga ibang currencies. Yun lang eh. Tanong ko nga sa inyo eh, bakit bumaba pati pounds? Bakit bumaba pati Australian dollars, Canadian dollars, o itong lahat ng mga currencies na malalakas sa mga mayaman na bansa? Bakit sila bumaba din ng halaga? O ipaliwanag ninyo yan, mga pinglawan. Hindi yung isisisi ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito matagal ko nang gustong itopic to, pero sabi ko, siguro ano, marami na namang nakakaintindi nito eh. Simple lang naman eh, ang iintindihin mo. Simple lang.
Napakadaming factors, mga kababayan, kung bakit lumalakas ang dolyar. Diba? Eh, itong ang gera sa Ukraine, tingin ko perpetrated din to ng West, eh, lalo na mga Americans, eh. Diba? Para nga naman mas yumaman sila. Ito enough, no? Diba? So, tama po si Sandro dito, mga kabayan. Eh, nala, ipaliwanag ninyo. Sige. Bakit yung iba, bumababa din ang halaga? Sige, isipin nyo. O, paano nyo ididibank ngayon yan? Paano nyo ididibank yun? Yun na lang, eh. Huli ko na didiscuss yung iba. Yun na lang, eh. Ayun. Ganyan po nangyayari dyan, mga kababayan. Okay, now, paano masusolusyonan ito? Well, pag nakabawi tayo economically, no, projection yan, before, siguro bago po magpasko yan, bababa yan, tataas ang piso pala. Bakit? Kasi marami ng remittances na darating. Especially dollars. Okay, billion yan. Darating sigurado, magpapasko eh. May mga uuwi, okay, may magpapadala ng pera. Yan. Gagana ang ekonomiya. Tsaka isa yan, ano? At nagbubukas na kasi tayo ng ekonomiya eh. Diba? Sa poll na mo po kasi si Pangulong Bongbong Marcos, you see to it na wala ng lockdown. Diba? Anong panahon kasi ni Pangulong Duterte, ano eh, talagang lockdown, lockdown, lockdown. Diba? Ilang lockdown tayo noon. Kaya medyo nabaon tayo ng konti. Ano? Mas naging, mas naunang, kumbaga nakaangat yung ibang bansa. Kaya sa atin kasi, i-lockdown pa rin tayo 2021, diba? So, yung iba, 2021, nagbukas na yung ibang bansa ng kanilang ekonomiya, although may restriction pa, but nagbukas na sila. So, medyo nahuhuli tayo. Okay, kaya hindi tayo agad makabawi. Okay, na projection, bago magpasko, lalakas ulit ang piso, and then next year, siguro first quarter, ayun ang projection eh, makakabawi tayo unti-unti. Ganun po yan, mga kababayan. Ano pagka isa-isa nang pumasok yung mga investment, ba, next year, no? Isa-isa nang pumasok yung mga yon. And then maraming trabaho na likha. Sabihin nun, maraming trabaho na likha, marami kang tax na makukuha. Tama. At maraming kumpanyang papasok, babayad ng tax o di ba? Well, exception diyan ang PESA, but babayad sila ng buwis. And then ang tao, siyempre may trabaho, may panggastos. Diba? So, yung panggastos, iikot yun sa merkado. Yun. Doon tatakbo ang ekonomiya. Doon po natakbo ang ekonomiya, mga kababayan. Yun po yung GDP. Yung mga gross domestic product. Yung mga produkto at serbisyo na nabibili ng tao. So, pagka nangyari yun, mas marami kasing may trabaho, mas maganda ang takbo ng ekonomiya. It's that simple. Oh, ngayon kasi, mataas ang unemployment. Aminin na natin yan. So, isa pa yun sa dahilan kung bakit siguro ang piso umihina. Tama ba siya? Tama siya. Ba't ang trip tatawanan ninyo? Oh. Sinuportahan pa nga niyo yung statement niya ng Bangko Sentral eh. Bangko Sentral. Well, hindi naman kinampihan si Sandro, ano? Si Sandro hindi naman, no? Ano lang, previous pa yun. Si Manny Villar, nag-react din dyan. Diba? Hindi mataas, hindi bumaba piso dahil pagsak ng ekonomiya. Hindi. Lumakas ang dolyar. Ganun lang ko kasimple yun. Lumakas ang dolyar kasi nagtaas sila ng nagtaas ng interest rates. That's one factor. Of course, yung gear sa Ukraine, that's one factor. COVID, that's one factor. Dami. Dying factors. Bakit malakas ang ano, US dollars ngayon? So, they made adjustment. Lalo na yung US Federal Reserve. Diba? So, ganun talaga. Mayaman ng US eh. Wala kang magagawa talaga. Wala kang kalaban-laban talaga doon. Okay? So, ang kailangan lang gawin ng gobyerno ngayon is magpapasok pa tayo ng mga investors. Umikot ng tumakbo na uli ang ekonomiya. Ganun ho yan. At ito, balita ang huli, di ba? O, interesado, magbenta ang Russia sa atin ng langis, ng trigo, ng harina, o kaya ng ano, fertilizer. Di ba? Maganda yun. Kasi magkakaroon tayo ng mabibilhan ng, siguro, I assume, mas mura or with ano, parang sing presyo lang sa iba. Pero siguro naman, ano, kasi yung iba, tumigil eh. Pagkuha ng langis sa Russia, especially Europe. So, isang factor yan, ano? Maganda, maganda po ang nakikita natin dito. Of course, ngayon kasi, ngayong unang isang daang araw ni Bongbong Marcos, ano?
Ano nga asahan niyo sa first 100 days, you fool? Siyempre, inaayos pa lang lahat. Diba? Kaya nila ginagawa ito, mga kababayan, itong mga pinklawa na ito, itong mga komunista na ito, kaya nila ginagawa ito. It is because alam nila na maganda ang gagawin ni Bongbong Marcos sa kanyang pagkapangulo. Maganda ang kanyang gagawin. Napo-foresee na nila na maganda ang itatakbo ng Pilipinas for the next how many years. Mapapahiya kayo dito, mga pinklawan. Tandaan nyo, itagaan nyo sa bato. Mapapahiya kayo. In 2-3 years time, mapapahiya kayo. Grabe yan. Maganda ang takbo ng ekonomiya sa susunod na mga taon. Mapapahiya kayo. Lalamunin nyo lahat ng sinabi nyo. Wala na kayong may babato. Wala na. Ngayon nga, wala na eh. Yung pagkay Pangulo Duterte nga, wala na kayong may bato eh. Wala na. Alam niyo yan. Alam na alam ng mga pinklawan niya na maganda ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Mapapahiya kayo dito. Kaya ating unang reaksyon. Tama ba si Sandro? Tama po siya, mga kababayan. Yan. So sa ating pangalawang reaksyon, of course, yung SIM card. Yan. So, patas na siya, no? Pinirma na siya ni Pangulong ni Bongbong Marcos days ago. At gusto ko lang i-highlight yung mga importanteng nakalagay doon, nakasaad doon, okay? So ito yun, balita ito ng Inquirer. The SIM Card Registration Act, Public Act number 11934 highlights the following. Okay, ito yung dapat tandaan kasi ito pa, wala pa siyang ano, IRR o Implementing Rules and Regulations, wala pa siya, no? 60 days siguro, meron na yan, no? Pero ito yung pinaka-importanting puntos, ito yung mga naka-bullet points. Dapat datanda natin, but ito, lahat ng ito, it comes down to, huwag ka lang gagawa ng masama, walang problema. Ngayon lang yon, ganun lang yon, mga kababayan. Okay, so ito una, before selling SIM cards, o bago ko daw magbenta ng SIM card, telco will require valid ID. Okay, so yung saan ka man bumili ng SIM card? Kasi ho ng postpaid yan, prepaid yan, SIM card yan ng prepaid o postpaid, walang problema. Dapat magpipresent ka ng valid identification. Well, yung mga postpaid naman, naglalagay ka dun eh, actually, pag nag-a-apply ka, no? Yun na lang prepaid. Okay, so bago ka bumili, magbigay ka muna ng valid ID. Okay, ano pa yung mga valid ID? Saran nyo na yun kung ano yun. Okay, hindi ko na kailangan expound pa. Okay, registering a SIM card with false, fictitious information using fictitious identities or carrying out fraudulent activities will be subject to appropriate penalties. Yan. So, huwag kayong gagawa. Again, huwag kayong gagawa na masama. Or huwag kayong po-provide ng information na false o hindi totoo o ano kayo, nag-identity theft kayo. You, Brian. Okay, meron niyang subject for penalties yan. Ngayon, ano penalties? Di pa natin alam. Kasi wala pa nga yung IRR. That's the way I understand it. Okay, siguro. Doon ang pag-uusapan yan. Okay, so ingat. Sa mga gustong mang scam dyan, ito yun. Ganto yun. Okay, in case of subpoena or court order, telcos must give out SIM card owners, full names, and addresses. Okay, so yan. Napakasimple. Self-explanatory. If there's a court order, telcos are abide by the law na bigay mo yung information, bawa especially kung yan ay nagamit sa krimen, diba, panluloko, scam or whatnot, yung mga ano ba pang ano sa ano, pwede yung ano, cyber libel, pwede rin yun kasi gumamit ka ng smartphone mo para mang libel ng tao. Ganun. And syempre nag-ano ka, gumamit ka ng bawa ng data, yung mahuhuli ka doon. Ganon, o kaya nangi-scam ka, seller ka kunyari, pero ano ka, bogus seller ka. Yun, ang dami na yung biktima niyan, mga kababayan, ha. Yung mga bibili sa online, lalo sa Facebook o sa marketplace ng Facebook o kung saan-saan website, no, bibili sila ng produkto at hindi yun ang produkto yung bibigay sa'yo. Lalo ako na ako niyan. At sa ano pa, sa isang shopping site pa, ha, na sikat na babanggitin. Okay, so people with SIM cards already need to register with telco certain time frame. Okay, so ito, self-explanatory din. Kung existing yung SIM card mo, of course, understandably, years back,
pa yung ano mo, yung SIM card mo, hindi ka na magpapalit, ipaparehistro mo yon. Paano? Natin alam mo paano. Kasi wala pang IRR. Okay, siguro ano yan. Punta ka sa, siguro sa kanilang website. Katastasan to, punta ka sa website eh. Register mo yung SIM card mo, yung pangalan mo, and then kopya ng valid ID and whatnot. Diba? Siguro ganun to. O kaya picture. Parang ano, ito yung isang example, yung GCash, ganun. May ID ka doon, 5%, diba? Kung yung account mo ay verified, diba? Kailangan mag-present ng ID ron. So, ganun, may GCash kasi ako eh. So, gumawa ako ng ganun, ano? At may mga information doon na, of course, dapat na para sa akin. And I really hope na safe yun. Okay, pati yung license ko nandun, yung driver's license ko. Okay, so, yan. Paparehistro natin yan, yung mga existing natin. Okay, subscriber SIM card must be kept on file by telecommunications company. A list of authorized dealers, agents nationwide must be submitted quarterly to the National Telecommunications Commission by company. So, yun. So, yung mga file ay kukunin daw ng NTC for safekeeping every quarter or every 3 months. Ayan. So, sino-sino yan? Of course, yung mga companies. And also, yung mga dealers, agents, yung mga nakikita nyo tindahan dyan sa tabi-tabi. Ayan. So, required sila mag-submit ng mga file o mga information sa NTC every 3 months. Okay. So, mabimano yan, ha? This requires a database talaga, no? Anyway, ito, final bullet. Telcos may be asked by law enforcement agencies to look up the owner of SIM card when they investigate crimes committed through phones. Okay, so ito, ito yung kinatatakutan ng mga komunista. Yung mga underground movement ng CPP. Ito yun. Kaya sila kumukuda dito. Si Renato Reyes, itong mga ano to. Alam nyo naman itong mga aktivista na to, na aktivistang komunista. No? Kaya pinapalagan nila ito. Guwan ito. O, telcos may be asked by law enforcement agencies to look up the owner of the SIM card when they investigate crimes committed through phones. Now, ang hindi lang malinaw sa akin dito is wala pang IRR. How is it going to be? Diba? Kumbaga, can the police or NBI or any law enforcement agencies, kahit sundalo, makakuha ba sila ng information without a court order? Diba? Kasi mas madali yun. Kung pagbabatayin natin ito, mas madaling gawin yun. Diba? Kung walang court order. Or pwede nilang gawin yon, pwede silang kumuha ng mga information sa SIM owner kasi criminal siya. Ano? At hindi pa niya pwedeng gamitin ebidensya yon hanggat makakuha siya ng court order. Siguro ganon. I can only assume. Kasi wala pang IRR, hindi pa masyado malinaw to. But definitely, ito yung gusto ng mga polis. At ito yung ayaw ng mga kalaban, mga ubayan, tsaka mga kriminal. Ito yon. Ito yon. Okay, so dito kasi mahirapan kang makapambugos, mga kabayan. Kasi hihingan ka na picture dito sigurado. Parang GCash, ganun. May picture ka, hihingan ka. Sigurado. Okay, tsaka ng ID, government ID of course. So yan. So yan. Ano mga kinatatakutan ng CPP, NPA, NTF? Ito. Mga kriminal. Mga scammers. Yung mga diba gumagawa ng krimen using phones or device na ginagamit ng SIM card. Yan. Bilang na ang araw ninyo. Oh, ako, pabor ako dito. Okay? Lalo na yung mga nag-scam-scam na text. O kaya yung mga, oh, nanalo ka, ganan. Yung ganon, mapipigilan yon. Nanalo ka ng gantong halaga, pwede mo i-report yon. Pwede matrace kung sino yon. Hindi ka na makakapag-ganon nang wala kang SIM card, o wala kang picture, wala kang information. So, maganda to, mga kabayan. Ano, overall, maganda ito. Ang ayaw ko lang dito, downside lang dito, of course, baka maibenta. Diba? Yung mga information, no? Mahack itong, ang problema dito, baka mahack itong mga telcos. Makuha information ng mga tao. Diba? At gamitin sa ibang pamamaraan. Gaya ng hacking sa computer, sa banking account, ganun. So, yun lang ang nakakatakot dito. Sana safe ang pag-store
ng mga telcos. Okay, telcos po ha. Ang magtatago ng information, lahat ay telcos. And of course, NTC. Diba? So sana safe yung ating mga information doon. Kasi nandun lahat eh. Okay, so yun lang hindi ko ano dito sure kung how safe this is. Pero definitely, mas maganda ito kesa sa walang ganito. Tama. Yun. So kung nagustuhan niyo yung video, comment lang kayo down below. Please subscribe, like, of course. This has been Reg TV. Thank you guys for watching. Stay safe. God bless and peace.